might be. Chief, good morning. Good morning po. Makamalengke muna kami para sa wow namin. Sama ko pa rin yung anak ng Vulcan, Cyril. Anong bibili mo, Tony? Pork belly tayo. Pork belly? My dad. Ito. Chief. May gata ba tayo makukuha? Meron dito ang piga na. May piga na? So may ninong Rai, may ninong Sai. Yung macho version. Dami yung bullet yan. CD is good for the heart. Kaya mapagmahal ako. Ang dami mo namang hugo. Di ba, ate? Good morning, ate. Morning po, Del Teto. Pag may wagang mga cooler, para makahanap tayo at makahuli ng isa. Parang cooking show na itong mangyayari sa amin, hindi na overlanding. Dito kayo bumili ng isda, sariwa pa sa kanya. Hello, good morning. Kompleto na, let's go. Yun. Let's go, sa go. Oh, wait, ano na? Ano mas meet up? Alas 6. Ano mas na? Di pa. Mayroon pa tayong 20 minutes. Para makapunta dun sa meet up. Tanay. Sa Tanay. Nasaan tayo ngayon? Nasa Santa Rosa. May pakpak po itong Hilux namin. Kaya ganun. Okay, nakamalengke na kami. Nakapag-gas na kami. So papunta na kami ngayon ng Shell Boso Boso. It's 5:49 and ang call time nga natin sa amin sa Irelis 6 o'clock. So hindi naman namin sinasadyang malate. Yun nga lang, kagagaling lang namin ng Enchanted Kingdom kagabi. Woo! Oh my God! Woo! Masakit pang mga kasukasuan. Pagkatayin nyo lang kami, malapit na rin kami dyan. Yes po. Okay? Okay. Sabi nga ni Squidward. A few moments later. Alright, andito na tayo. Tatay na naman tayo. Ayun sila. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Good morning po. Jack! Idol Reed! Jack Emulate! Idol Reed! Ano si Idol Reed natin, no? Morning, good nice morning. Nice meeting you, good morning po. Oh, di ba? Bagay na bagay. Okay. Sold! Wala pa si Epis on. Boss, okay ka lang po ba? Nangingisay ka na po ah. Subscribe ka na lang ha, Jack episode ha. Kasama ko nga pala yung kaibigan ko, si Reed Motovlog nga pala. Ako nga pala si Reed Motovlog at ito po si Jack Episodes. Alright, kumpleto na kami kaya roll out na tayo. Share nyo naman anong mga ulam nyo, anong mga baon nyo. Ato po. Walang kamatayang adobo pag camping. Okay, nakikita mo ba yung sticker mo? Nakadikit sa tweet ko? Yes po, bossing! Ang
ganda ng punta natin ngayon kasi napakaganda ng klima. Pagpag, malamig ang hangin. Base sa thermometer ng sasakyan, it's 27 degrees Celsius. Outside. Outside. Pero feels like parang parang sa 20. No? So itong Camp Hayatus, papunta din to sa La Parisocan. Yun nga lang, hindi ka naaabot dun sa may ilog pababa ng La Parisocan. Makikita mo na itong signage ng Camp Hayatus, tapos kakanan kayo. Dito tayo sa Camp Hayatus. Nakatawid na tayo sa ating river crossing. First river crossing. Yan, papasok na po tayo. Wow, may magandang ano doon, oh. Magandang kwarto, oh. Oh, may pool. Ganda rin doon si Mrs. Oh. Ay, no, may mga ATV. May kabayo, bro. Tapa. Uy, may magandang CR, kitang-kita agad. Alright, nandito na tayo sa campsite. Set up na tayo ng ating camp. Katabi natin siyempre si Idol Reed. Papakitaan natin ng technique si Brother Jack. Sila gumagastos ng compressed water container. Ako meron akong water compressor. Panis yung 33,000 yung pressurized container. Wala kayo dito. Tangina, mag-aarwas ka dito. Grabe, pinanguhugas mo lang yung mineral. Yung water filtration pa. Nagduda ka pa sa Wilkins, pinilter mo ba? Siyempre, magka-camp ka. Kailangan malinis yung pender. Siyempre, di ba, sasandal ka, alidikit, madudumihan pa yung damit mo. Pwede at least, malinis ka agad. Ito ang legit portable. Diba? Ha? Distilled water pa yung ginagamit. Kaya nga, saka pa. Jack, paano kung nasa bundok ka, wala kang mahanap na tubig? Meron kami dito, wireless, wifi connected. Yung saksak mo lang sa bulsa mo, may tubig ka na. Oh, wala kayo pa! Ano? Panis! Panis! Oh, pwede ko maligo! Unlimited yan pala pag nilagay mo sa ilo. Ayun, oh. Grabe oh. Naman yun. Diba? Wireless pala yun? Yun. Siyempre dito. Nasa pocket lang. Kaya nga tayo nagka-camping kasi nature lover. O, diligan mo yung puno. So, ikot muna tayo sa campsite. Panoorin natin yung mga setup nila. Meron tayo ditong Fortuner. Tapos, ito yung bossing ko. Posing ko yan. May beer na kami. Laki ng tent mo kuya, talagang dalawang araw, tatlong araw ka dito eh, no? Tatlo. Pugi ng Navarro, pulang-pula oh. Galit na galit. Walang pera, naka TE37. Idol, boom! Tamang setup lang siya dito oh. Musa ang campsite mo dyan? Ito kaya ayaw eh. Kapagod eh. Part of the game. Lapit na. Tulad sa'yo, ang bukasan lang. Siyempre! Pikit mata. Yun lang. Andito pa yung isa idol natin, yung Montero. Yun o. So we have two Monteros, isang Navara, isang Fortuner na LTD. Ito yung setup nila o. Brother, baka may gusto kayong batiin. Kay Jamal! Thank you, Jamal! Si ano kasi, si Jamal. Idol na idol ka ni Jamal eh. Wow. Pinakasama ko sa pag-camping. Hi Jamal! Kasama ko yung daddy mo and mommy mo. So, dito naman tayo kay Idol Reed. Busy-busy ang bossing ko. Woo! So, ang tamang pagluluto ng adobo, unahin munang i-set up ang kawali at ang iyong kalan. Tapos, ihanda ang iyong chopping board at iyong napakatalim na samurai. Siyempre, kailangan malinis ang iyong mga kaldero. Para sa iyong lutuan, kita mo naman, sobrang kinis. Siyempre, dapat ang brand niya is... Kubeya. Hoy, Kubeya, baka naman. Tapos, dahil dito, nasa isolated area tayo, kaya nga tayo nagka-camping, lumayo tayo sa grid, kailangan meron tayong... Power station. Galing mo. Siyempre. Ito ang aking nature hike. Dahil nature lover ako, kailangan ng brand may nature. Ito yung napakaluwang kong dirty kitchen. Kasi... Dirty kitchen, tama. So, ito yung ating dirty water. Sakit sa ulo. So meron tayong mga lagayan kung sakaling mapalayas tayo ni Mrs. Tamang hindi tama. Sapat yung ating tulugan sa taas. Meron tayong mga tent dito. Siyempre, Kings. Baka naman. Very good. Meron tayong mga cover and mga sleeping bags. And siyempre, bibigyan tayo ng inflator. Kailangan meron siyang i-inflate. Meron tayong inflatable bed.
Tapos kapag gusto mo nang matulog mamayang gabi, buksan mo lang to. Andito ang ARB Esperance. Nice. Ano pa ba ang pwede ko ipakita? Ayun, wala na. Yun lang. Maraming salamat. Buena. Hello. Ang ganda ng rig mo. Anong brand to? Photon, top lang. Photon. Adidas. Adidas. Oh. Adidas yan. Stripes. Three stripes. Photon top lander. Magkano ganito, kuya? Second hand sa market, nasa 350 to 400, 4x4. So sabihin mo ng 350, 400, meron ka ng 4x4 na SUV. 4x4. Kamusta naman? Okay naman. Sarap. Sarap may isubo. Ano siya? Anong mga features niya, kuya? Ito, yung 4x4 nito, electronic. Mm-hmm. Tapos 4 low, 4 high. Tapos may cruise control, may traction control. Grabe, no? Siya. Disc brake, harap likod. Oo. Oh. Saan ka pa? 400,000, meron ka ng magandang 4x4. Sabi nga ni Kuya Dada, pang-durog daw to. Pang-durog. Hindi masakit sa puso. Hindi masakit sa puso, masakit tama. Melo. Wow! Hindi mo akalain, no? Parang ano, for the Everest, no? Everest, oh. Tapos pang-ilalim niya, lahat pang Toyota na ano, Fortuner Gen 1. So, yung mga gustong mag-overlanding, may idea na kayo ngayon, for 400,000, meron kayong magandang 4x4. Kompleto siya ng features para sa presyo. Oh, yun na ang kanyang talan. Hello. Ganda tayo mag-ano, piprito. Yes. So, bali wala na pala yung ginasos ko dito. Yan lang pala katapat. Siyempre, guys, tayo ng pasuhan natin. Set up na kami. Magpapakulo na kami ng aming panglitsyong kawali. Okay. Ito na po ang ating panglitsyong kawali. Ninong? Ninong Sai. Ninong Sai. So pag pumunta kayo ng Your Tribal Village, yung mga recipe doon inspired kay Ninong Sai. Sutuin na natin yung bawang, sibuyas, saka ginger. Lagyan na natin yung dalinisan ng chicken. Ayun. Ninong Sai. Ang dami natin gulam, dalawa lang tayo. Ayan, so kaya namin dito niluto. Kasi gusto namin i-testing yung pinagmamalaki niyang stove na yun, oh. So ayan, nakapagpakulo naman ng mantika, mukhang maluluto na yung isang kilong manok dito. Tapos ito, LPG cylinder. Yes. So, hindi siya butane. Hindi. Siguro mga ilang gamitan to, tol? Tagal yan, bro. Tagal. So ito naman yung kanyang collapsible na lutuan, baso. Ayan, oh, lutuan kasi aluminum yung ilalim. Ganda. So yun yung maganda pag marami kang nakakasama, marami ka rin natututunan. Ang maganda dito ngayon sa camping natin, ano eh, may contest ng pasarapan ng adobo eh. Puro adobo po lahat yung ulam namin. Direk, pakinggan mo. Ito yung tunog ng masarap. Ayan yung red version ko. Uy, puro sili. Sili yan talaga yan. Sangkap lang yung manok. Tanungin naman natin yung iba kung anong ulam nila. Bossing, ano naman ulam nyo dyan? Kasi kami dun... Hi! Puro adobo kami dun eh. Anong ulam nyo dito? Ito, meron dito tapsilogan, bro. Tapsilogan. Oo, oh, ito, tosilog. Oh, wow. Tapsilog. Egg, fried rice. Nagluto ko sila ng tapsilog. Wow. Ano, tosilog pala. Magkano po yun? Libre lang po, libre. Okay. Libre! Hoy! 500 isang plano! Hi! Anak, what's your name daw? What's your name? Sophie! Oh, may pakape pa dito! Ayun! Oh, parang may cooking show, bro. Tingnan mo, may audience pa dito. Oo! Oh, oh. Uy, grabe! Diyong! Juicy! Uy, grabe to!
Uy, yan mo naman. Ano siya, juicy. Hindi overcooked. Ang galing ng kutsilyo mo, hindi matalim. Kaninong kutsilyo yan? Hindi yan sa akin. Oo nga pala, sa akin pala. Kaninong kutsilyo yan? Okay lang, boss. Thank you. Ayan, susa kayo, boss. Pati chopping board, may iiwa dito. Malutong. Solid, malutong, malutong, malutong. Saka juicy yan. Nagra-round na kami para magpaalam. Habang bakit po? Tayo merong pagnet nito. Kuha na kuya, tikman mo 'tong sunod doon. Yan, solid 'yan. Salan. Kahit ilan. Bawa sa akin 'to pero tayo makita ng misis mo. Dahil kay Jack. Yan. Yun. For the compliments of Sir Jack. Thank you po. Magma-mark wins naman tayo. Banat kuya. Tira. Bawang naman 'yan kuya ang nilagay ko diyan para pangontra. Healthy. Yan ang spirit ng ano ng cafe. Pag nakapag-create ka ng ganyang menu, masarap. Hindi mo kailangan dito na gawa. Oo. Sa camping. Yan ang spirit. Yan ang pagka na i-video mo, wow. Ito po si Cyril. Ito po, spirit na lang po yan. Init ba, bro? Oo. Kinitiis ko lang eh kasi may camera. Ito na po, ang finished project. Ating puting adobo. Bigyan tayo ng hipon ng kapitbahay natin. Tsaka lechon Macau. Lechon Macau. Lechon kawali. Diba? Rap? Rap buhay. Rap buhay. Gusto ko yung paglagay mo ng luya. Yung luya niya. Yung buo? Iba yung flavor tuloy ng pagkain. Oo. Turo mo sa akin to ha. Pag-iayabang ko to. Saka gusto ko ito yung ano, lechong kawali. Turo mo rin sa akin. Sige. Kasi kamahalan, mahilig sa ganito eh. It's almost 4 o'clock. Makulimlim na at hindi na mainit. Maliligo na tayo sa ilog. Uy! Uy, ba't kandito ka? Saan ka galing? Bojack, sabi mo kaya ito ng motor pumunta ako. Hindi mo kayo motor ko sa kilometro yata. Pasulput-sulput ka. Saglang nandito si Blakey boy oh. Tignan mo, pinakailan mo muna agad yung kakainin namin oh. Saan pa sa pantalong ko? Oo, oh, ginalaw mo na yung lechong kawali namin. Ito yung revived kapag sobrang haba ng nilakad mo. Ito nga pa rin. Ang hirap ng kalagayan ko kanina. Bakit? Ah, bossing, ilog na po tayo. Tara po, swimming po tayo. Sir. May respond agad. May dumating agad. Nagselos agad. May kasama lang akong iba. Dumating agad si Blakey. Ayun, makakasolo kayo ha. No. Ito yung pinapaupahan sa kanilang cabin to. Oh, may swimming pool. 6,000 lang oh. Ayan oh. Ang ganda din eh oh. Ayan oh, tingnan mo. Ang ganda oh. Tapos nasa tapat natin yung River Ranch. Doon oh. Ayan, nakapunta ka na dyan. Okay. Pelpilsen, ilog na malamig. Okay, sarap buhay na naman. Diba? May ihi lang yan. Inaanod si Kuya Jake. Hello, tol. Sarap! Tol, huwag kasi sama sa kanila. Sinabotay ka ni Papa mo, kasama namin, tapos ikaw wala, ikaw ay lagi ano. Plinano, plinano. Alright, tapos na tayo mag-ilog. Magpapatuyo muna kami, gamit ang ATV. Go, Zay! Go, Zay! Babalik lang namin ang campsite at durog-durog dugyot namin oh. Shoutout sa
Shoutout nga pala sa asawa ni Blake na maglalaban ng damit niya. Pakita mo. Yun na. Shoutout nga pala kay Sarina. Congrats daw. Sarina. Ito yung damit ni Blake. Papalaban daw niya pag-uwi. Akala ko pala giniflop, pre. Meron bag. Sino kaya yun, pre? Nagsaduyan? Yung nagduyan dyan? Meron pang ebidensya, pre. Ano kaya yan? Sino kaya yan? Kaya pala sabi sa akin, Blake, tulungan mo ako. Bulilyasin yung pagkakatali ko. Flak na, hindi natin nakunan eh. Chef, tignan mo muna to. Uy, saan na. Ito yung si Blake o. Oh. Hi, Mami. Ayaw talaga paiwan. Bubuhayin natin yung silig. Oh! Ibebe na kasama ko, boss. Si Ninong Ray. Pani si Ninong Ray kay Ninong Ray. Ninong Ray. Kaya si Ninong Sai. O, oh, diba? Puro to, ano? Puro yan. Hirap na hirap si Manggalo ng Bicol Express. Eh, no? Oh. Ayaw! Okay, pala siya pag matangkad ka eh. Oo oh, naman. Ikabit na lang natin sa pamo yan. Jack, huwag mo siya isi-shoot. Jack, huwag mo isi-shoot kasama yung tuhod para totoo talaga. Oo nga. Hambali lang. Yo! Ano height mo? Ano? 5'8 po. Panis! Lalaki niya na. Oo, lapu-lapu. Sausado. Deep-fried shit. Deep-fried. Okay, tapos na po si Chef. Sausadong lapu-lapu. Ito. Bicol Express, syempre. Ito. Liempo. Ito. Adobo sa puti. Ito. Siyempre, toyo. Ito. Tapos, kanin. Yeah! Alright! Sarap! Tikman na natin yung Bicol Express ni Saif. Hindi ako nagkakanin sa gabi, pero surbol na masarap to. Pula-pula. Grabe naman yung Bicol, tol. Wali, di ba? Para nalasahan ko yung mayon. Dinala mo dito ang Bicol? Yes, sir. Pagdadaling ito sa Bicol. Napakainam! Ang sap ng Bicol Express, Dre. Ang sap ng Bicol Express. Subo. Takamping ko lang sa agad titikman ko. Bicol Express? Parang nasa Bicol. Parang kasing hot ng lava. From Mayon Volcano. Good morning! Oras natin ay mag-aalas 10 na. At nagluluto na si Brother Cyril. Say! Yes, good What's morning. For breakfast? For breakfast, we have bacon and eggs wow. And sinangag. Asan si Blakey? Andito na. Good morning, Rudy. So bibigyan ko lang din kayo ng POV ng iCamper na tent. Meron siyang magandang insulation na world map. Yan yung isa sa advantage niya dun sa ibang mga nagamit kong RTT tent. Medyo makapal kasi siya. Kahit tirik yung araw, hindi siya ganun kainit. So dito ang yung entry and exit point. And you have window on the left and window on the right. And meron ka ditong sky roof na pwede ka mag-stargazing at night. And syempre, pwede mo siyang i-roll down pag halimbawang maaraw. Yan ang ating for breakfast, longganisa bacon itlog danggit by Kwedjong fried rice. Hindi po ako mahilig mag-ingit. Thank you, Blake. Kasi magpipay ka ulit, di ba? So it's 11 o'clock and we're about to go. Pero syempre para ma-complete yung tour, papakita ko sa inyo yung kanilang shower room. So maganda yung kanilang shower room. Ayan. Meron din yata itong gripo. Ayan. So meron silang dalawang ganito. Ito yung kapila. Then, lavatory nila. So dito pwede kayong maghugas ng kamay, maglamos. Then, meron silang dalawang toilet. And dito yung dishwashing area. Kabilaan yan, pati doon. Yung ganitong facility nila, dalawa. Sa other side of the camp, may isa pang ganito. Yan, si Blakey. Dito siya nag-uugas. Hi guys, good morning. So we're about to wash our dishes. Or pack up na. Share ko lang din sa inyo yung fridge, which is the My Coolman. It's a 53 liter na fridge and yung ating trail gecko. So, ito kasi usually ginagamit to sa extra lalagyan ng mga gamit. Pero, hindi ko na siya tinanggal. Kasi katulad ngayon, pag halimbawa nagpe-prepare ako ng lulutuin ko. So, meron akong area kung saan ko pwedeng ipatong yung mga gamit ko. The same time, kung halimbawa messy yung sahig, at least hindi mo kailangan ipatong yung tangke mo sa sahig, yung mga gamit mo. So at least malinis din yan pag binalik mo sa sasakyan. Yun yung iba pang perks of having this one. Hindi lang siya para sa storage. Kundi pag halimbawa nasa campsite ka, meron kang ekstrang pagpapatungan ng mga gamit mo. So kung maputik, at least safe ka sa putik. Tapos ito naman yung ating 53 liter na My Coolman. Ito yung bago nating fridge. Ang maganda dito, so this one serves as power bank. So magnetic siya. Lalagyan mo lang siya dito sa gilid.
Tapos instead na yung port, isaksak mo sa sasakyan, plug it dito sa power bank, and this can last up to 6 to 10 hours. So, meron kang malamig na drinks, may yung meats mo, mapepreserve mong frozen, kahit hindi ka nakasaksak sa sasakyan. At least may reserva kang ganito in case halimbawa mawala ng power yung sasakyan mo. Hindi masisira yung laman ng fridge mo. Alright, so pauwi na kami ni Bro Cyril. And kagabi, nakalimutan ko din sabihin na umuwi rin ng mga 12 midnight si Idol Reed kasi may flight siya papuntang Bacolod. Kaya maaga din umalis si Idol Reed. Pero kasama natin siya sa first ever Sarap Buhay Camping episode, which will be next week, August 19 to 20. So kasama natin doon yung mga joiners, yung mga gustong sumama, yung mga dating nanonood lang ng Jack episodes, makakasama natin doon. And i-interviewin ko lang tong kaibigan ko kasi first time niya makapunta dito sa Tanay. Tatanungin ko lang siya kung ano yung pinaka nagustuhan niya sa Camp Hayatus. Napakaganda niyang lugar, very peaceful. Then ang ganda ng mga tanawin, mga bundok. Mm-hmm. O, tapos sa mga beginners, maganda siya kasi hindi ganoon kahirap yung mga madadaanang trail. Yes. Tapos isang river crossing. Isang river cross lang, then may mga locals na pwede mag-assist sa inyo, kaya huwag kayo mag-alala. Oh, so sa campsite naman regarding, siguro mas mapaayos pa nila. Sa amenities, wala tayo masasabi. Yes, kasi maganda yung CR. Yes, maganda. Dishwashing area. Yes. Tapos may mga provided sila doon ng mga concrete tables and chairs. Yes. Tapos mapuno yung lugar, kaya Malinis. Kaya maganda mag-camp under the trees. Sa ATV, adventure. Mm-hmm. Siguro they should... Kasi ATV master tong katabi ko eh. Sa mga hindi pa po nakakalam, ito po yung mayari ng Your Tribal's Village dyan sa Legazpi. So meron po silang ATV going to Mayon Volcano. May zipline sila. So pagpupunta kayo ng Mayon, puntaan nyo lang po sila din doon. Makakaranas po kayo ng napakagandang adventure. Meron po kami episode noon, yung episode namin ng Legazpi. Yung mga nagninegosyo sa Tanay ng ATV, ang gusto ko lang po sana maayos natin is yung trail. Sana wag natin idaan yung mga guests natin sa kalsada. O kaya nga po tinawag na all-terrain vehicle, which means dapat dumaan tayo sa trail. Hindi po tayo, wag tayo dumaan sa mga pavement roads, sa mga barangay area, which is delikado din para sa mga locals. Yes. Kasi yung sa atin, experience natin, parang unang ilog pa lang, tatlong ATV agad yung dumatay. 15 tapos, minutes pa lang. Opo. Oo, tapos biglang meron pa lang kasunod. Tapos yung mga gamit ng mga ano nila, nung mga crew nila, mas magaganda pa sa gamit namin. Opo. So sana pala, umpisa pa lang yung binigay sa amin yung mga matitiro. Opo. Yung 1 hour trip, ano nangyari tol? Wala, pus pag-aayos, pus pagpapalit, alam mo yon. Actually, kami, hindi kami reklamador. Yes. Oo. We just are, para ma-improve. Oo, then kami, ang negosyo kasing off-roading, hindi lang yan, hindi mo lang dapat isipin yung, oy, maganda tong negosyo to, kikita ko. Dapat enthusiast ka. Yes. Katulad ni Kuya Jack. Tama. Opo. Katulad mo din. Yes. Oo. Dapat sa start pa lang, alam mo na kung ano yung ginagawa mo. Yes. Marami magandang pasyalan talaga. Yes. Campsite, maganda, marami maganda. Maganda po. Then, sa mga enthusiast po ng nature, tsaka sa mga off-road lovers, matutuwa po kayo. Kahit sa mga beginners po, please visit Tanay Resort. Yes. So overall, maganda yung experience namin sa Camp Hayatus. Yes. Yun nga lang, yun sa part ng ATV lang, no. Pero alam ko kasi para yung ATV, hindi siya talaga doon sa Hayatus. Alam ko doon siya sa para may pinagkukuhanan sila eh. Oh. So anyway, doon sa campsite alone muna tayo. Napakaganda. Yes, napakaganda. Tapos napaka ang tawag dito, accommodating ng mga staff. Yes, katulad po nila Ate Cecil ba yun? Yes. Ayun. Tapos yung mga boys nila doon, bibigyan kayo ng mga trash can. So yes, talagang mahihiya na lang yung mga nag-iiwan ng kalat, yung yes, nagkakalat yun. So pag nandun tayo, make sure lang na tinabihan na kayo ng trash can. Paki-make sure lang na itapon nyo. Oo, then sa mga groups naman na pupunta doon, siguro, syempre medyo iba-ibang groups yun. Mas maganda siguro na maintain our own like peace. Huwag tayo magdala ng mga malalaking loud speakers. Music. So, okay, maging conscious tayo doon sa mga kasabay natin mag-camping. Yes, kasi, syempre iba doon ang gusto nila, kaya sila punta doon. Pakinggan nila yung natural na
tunog ng kapaligiran, yes, pag nasa ganong ano ka lugar. Oh. So hindi nila ma-enjoy kung halimbawa magpapatugtog lang kayo ng mga tugtog sa TikTok, 'di ba? Oh. Tapos kaya nga tayo pumunta sa nature kasi we're reconnecting with nature. Ever you want to play music, eh keep it low, yung kayo-kayo lang yung makakamig. Kasi kung magpa-play kayo na palakas na tugtog, syempre iba, nahihiya na lang din sitahin kayo, diba? So yun lang, but yun nga, with regards to the campsite alone, wala kami masabi. Maganda rin siyang pagdausan ng mga big overlanding event. So, yes, malawak. Naisip namin, probably sa mga susunod na Sarap Buhay Camping, eh, pwede natin gawin doon kasi kaya niya mag-accommodate ng mga big groups. Yes. Siguro mga not more than 50 or yes, I'm not sure ha, pero doon sa nakita ko siguro not more than 50. Not more than 50. Kaya niya. Yes, siguro kaya. The most is 50. At meron siyang enough water supply, then pwede din kayong mag ang tawag doon tol, yung mag-charge ng mga solar power station nyo. Power stations. Tapos pwede din kayo doon mag and magandain. Pwede kayo maligo sa ilog. Yes. Yes. Yun nga lang, yung ilog niya may konting lakad. So unlike dun sa ibang mga napag-camping natin, talagang katabing ilog. But hindi naman siya malayo. Siguro 10 minutes. Hindi, siguro mga 1 minute, hindi naman masama. Tapos paparent sila ng internet. So internet connection is 80 pesos per 8 hours, not bad. Maganda naman yung signal. So yes, okay din. Tapos bukod doon, yung camping fee nila is 600 per head. Napaka-affordable nun. Affordable na. Para magamit mo yung buong facility. Mm-hmm. Diba, imagine meron silang maayos na CR, maayos na shower. Mm-hmm. Tapos meron silang bonfire area. Bonfire area. So then, yun din. Maliwanag po yung area. It's fully lighted. So, Puro ano yun. Paggabi, puro solar lights. And secured po siya. Huwag po kayo mag-alala. Safe po sa mga bata and pet friendly po sila. Yes. Tapos yung ano nila doon, yung mga solar lights nila doon, motion sensor. So pag medyo nakita nyo na walang tao tapos bumubukas pa tayo yun, kayo na po mag-isip kung kung ano yun. Kasi ito takot to eh. Yeah, biglang hindi. Kagabi ayaw nyo na mag-iwalay ni Blake. So yun, thank you for watching Jack Episodes. Maraming salamat po sa ating mga subscribers. And sa atin naman po mga bagong subscribers, welcome po. And sa lahat naman po ng hindi pa nagsasubscribe, baka naman, just please hit the subscribe, like, and follow button. Meron din po kaming Facebook, TikTok, Instagram. Tapos yung mga merch po ng Enthusiast since day one, meron po sa Shopee. Yes. Gusto nyo pupunta yung shop nila, yung address is nandun lang po sa description link ng episode na ito. Tapos saan yung ano natin, coffee shop natin? Sa Goodfellas. Siyan, Goodfellas po. So yung Enthusiast nasa second floor, and then yung yes, Goodfellas nasa ground floor. So every Tuesday pwede tayo tumambay doon. Yung mga Enthusiast nandun po kami every Tuesday. Yes, may mga motor or sasakyan, every Tuesday po tambay. Opo. Pwede po kayo magdala ng sarili nyong camping chairs. Pwede nyo pong ipark doon. Pwede kayo mag-open ng awning. So first come first serve dun sa ating parking space. So yun lang. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye.